binaba niya ang tawag at sinara ang mga mata niya. Pagkadilat niya ay nawala ang mga peklat. Natatakot siyang tumayo, nagtaka siyang parang nasusunog ang sahig. Punong-puno ng abo ang kwarto. Bumalik sa normal ang lahat at nagbago ang lugar. Tumakbo siya sa labas at nagtataka. Dahil kausap niya ang tatay niyang pumanaw na. Ilang araw lang ay nakatanggap si Soyeon ng tawag. Tumawag si Oh Young-suk, anak ng dating may-ari ng bahay. Ngayon ay taong 1979, pero hindi siya naniwala at binaba ang telepono. Nahulog ang litrato nila, pinako niya ito para maibalik. Bumaon ng sobra ang pako sa kabila. Narinig niyang may nahulog sa kabila. Meron pa palang sikretong kwarto sa bahay. Bumaba siya. May nakita siyang upuan at tartan sa gitna. Ang laman nito ay diary. Si Young-suk ang may-ari nito. Kinuwento niya dito ang pang-aabuso ng madrasta. Ang pananakit nito sa kanya. Nakatanggap ulit siya ng tawag kay Young-suk, pero bigla siyang nakarinig ng umiiyak sa kabilang linya, kagagawa nito ng madrasta niya, at sinabing may masamang kaluluwa sa loob. Gusto niya itong palabasin. Nasunog din ang sikretong kwarto. Nakatanggap ulit siya ng tawag. Naghanap siya ng mga news sa taon na yon. Nahulaan niya ang aksidente. Napag-alaman nilang nabubuhay sila sa agwat na 20 taon. Napansin naman ni Soyeon, ang madrasta ang umaabuso kay Young-suk. Ang katulad ni Soyeon na nawala ng ama, ay may kalungkutan din kagaya niya. Naging magkaibigan sila, may bisita ngayon sa bahay ni Young-suk. Pumunta ang taong gustong bumili ng bahay nila, natatakot ang bata sa itsura niya. Bata pa si Soyeon, di pa niya naiintindihan. Teka, anong pangalan mo? Mukhang bahay ito ni Soyeon, binili noong 1999. Narinig ni Soyeon ang boses ng tatay niya. At biglang naiyak. May paraan si Young-suk na maligtas ang tatay niya. Mabilis ang panahon, death anniversary na ng tatay niya. Nakalimutan ng nanay niyang patayin ang apoy, kung kaya't nasunog ang tatay niya. Doon niya nakuha ang peklat. Pumasok si Young-suk para patayin ang apoy. Nabago ang hinaharap. Hindi na ulila si Soyeon. Gusto niyang makita si Young-suk sa kasalukuyan. Hinanap niya sa internet, hindi siya nakapagsalita. Patay na si Young-suk. Ang salarin ay ang madrasta niya. Sinabi sa dyaryo na siya ay isang mangkukulam. May kinuhang patalim ang madrasta niya. Pinuntahan at pinagsasaksak si Young-suk sa kwarto. Pero bakit walang dugo? Tinanggal ang kumot at nakita ang teddy bear. May narinig siya sa pinto. Nasa kadiliman si Young-suk at sumigaw. Bakit gusto mo akong patayin? Sinabi ng madrasta. Dahil may demonyo sa loob ng katawan mo, marami pa ang mamamatay dahil sa kanya. Napangiti si Young-suk. Anong klaseng dahilan yan? At tumawa ng malakas. Kitang-kita ang mga sugat sa likod niya. Kinuha ang fire extinguisher at nagpausok. Inagaw ang patalim niya. Tinatanong siya ni Young-suk. Bakit? Bakit? Pero wala siyang sinasabi. Lalo siyang nagalit. Nagwawala na siya. Nag-oorasyon pa rin ang madrasta. Kumalma na si Young-suk. Tapos, puno ng dugo ang mukha ni Young-suk. Tinawagan niya si Soyeon. Salamat. Meron lang di pagkakaintindihan. Sabihin mo lang, magmula noon ay malaya na si Young-suk. Nakakakain na at bumibili sa labas. Bumili siya ng mga strawberry. Nang binuksan niya ang pinto, nagulat siya sa malaking pagbabago ni Young-suk. Inutusan siyang dalhin ito sa bahay. Umakyat siya at nagbihis. Naisip niyang may kakaiba dito. Naisip niyang ilagay ito sa refrigerator pero nangangamoy talaga. Binuksan niya at nakita ang mga labi ng madrasta nito. Napaupo siya sa takot. Nakita niya ang phone sa tabi. Ngunit tapos na magbihis si Young-suk. Sinong nagsabing buksan mo yan? Nagkataong kakilala siya ng pamilya ni Soyeon. Ngayon ay nasa bahay siya ni Soyeon. Sinagot niya ang telepono pero bigla itong namatay. Nawala ang mantsa ng juice sa damit niya. Bumaba siya sa sala. Asa na si Manong? Sino? Napansin niyang may mali. Pumunta siya sa pulisya. Nalaman niya sa pulis na si Young-suk ang pumatay dito. Naaresto ito at nakulong. Nagalit si Soyeon. Gusto niya itong tanungin. Inosente si Manong. Tao ka pa ba? Di niya inaasahan ang sagot ni Young-suk. Alamin mo na lang kung paano ako inaresto. Binaba niya ang telepono. Tumawa lang si Young-suk. Bastardo. Tumawag ulit si Young-suk. Hindi na ito sinagot ni Soyeon. At tinanggal ang saksakan. Walang nangyari. Okay lang na nasa kulungan na si Young-suk. Pero sa nakaraan ay tumunog ang doorbell. Pumunta si Soyeon at ang tatay para tignan ang bahay. Nagustuhan nila ito. Hindi nila makita ang madrasta niya. Silang dalawa lang ang pumunta. Tumawa si Young-suk sa kadiliman. Pumasok muna kayo. Tinuturan si Soyeon ng tatay magmaneho. Pagpasok nila ng tunnel. Pahina ng pahina ang boses ng tatay niya. Tinignan niya ito. Unti-unting nagiging abo ang tatay. Agad umuwi si Soyeon. Bumalik sa dati ang bahay. May mga nakasulat sa sahig gamit ang dugo. Sagutin mo ang telepono. Sinagot niya at nalamang patay na ang tatay niya. Galit na galit si Soyeon. Hahanapin ko ang katawan mo. Pero tumitawa lang si Young-suk sa kabila. Gawin mo. Sige. Kayang baguhin ni Young-suk ang kasalukuyan ni Soyeon. Ano ang magagawa ni Soyeon sa kanya? Ngumiti si Young-suk. May isang oras ka. Alamin mo kung paano ako naaresto. Kundi ay isusunod ko ang nanay mo. Wala siyang magagawa kundi sumunod. Nalaman niya ang sandata ang ebidensya. Sinabi niya ito kay Young-suk. Ang patalim na tinapon mo. May taong nakapulot nun. At nakita ng mga pulis. Agad niya itong pinuntahan. At pagkatapos, napag-alaman din ni Soyeon na magkakaroon ng pagsabog.
Nilinlang niya si Young Sok para pumunta sa lugar. Tumunog ang telepono. Narinig niya si Soyeon sa nakaraan. Mukhang nagtagumpay siya. Pero, muntik niya lang ito meloko. Di natuluyan si Young Sok. Gusto niyang gumanti. Kumuha siya ng kumukulong tubig. Tumitawang lumapit sa batang Soyeon. Habang nagsisisigaw sa kabilang linya, nasusunog ang balat ni Soyeon. Sumisigaw din siya sa sakit. Kinuwento niya ang katotohanan. Pinatay na ng nanay ang apoy bago umalis. Pero binuksan ulit ni Soyeon ang apoy kagaya sa palabas na ikinamatay ng tatay niya. Ano ang kain kwento mo dati? Sinabi ko yon para lokohin ka. Nagising si Soyeon dahil dito. Di na siya lumaban. Pumunta sa polis para makita ang documents. Inalam ang lokasyon ng estasyon. At ang mga ebidensyang sinunog ni Young Sok. Dahan-dahan nawawala ang mga record ni Young Sok. Napalitan ang testimonya ng nanay niya. Noong araw na iyon ay walang sumasagot sa bahay ni Young Sok. Nagpasama ang nanay niya sa mga pulis. Wala silang mahanap. Nakiusap siyang humiram ng telepono. Sinigaw ni Soyeon na tumakbo. Nagtataka pa rin ang nanay niya. Kasabay nito at pinalo sa likod si Soyeon. Pagkatapos niyang sunugin ang ebidensya, ay nakalaya siya sa kulungan. Naalala niya ang petsa, oras na para mag-higanti. Sa magkabilang linya, hinahabol ni Young Sok ang nanay ni Soyeon sa nakaraan. Hinahabol naman ni Young Sok si Soyeon sa kasalukuyan. Sa magkaibang panahon, pareho silang nakatago sa kwarto. Nakarinig ng iyak ng bata ang nanay niya. Binuksan niya. Nakita si Soyeon pero sa likod niya ay patalim ni Young Sok. Pero nagkalakas siya at tinulak si Young Sok sa kwarto. Pero si Young Sok ang lumabas sa kwarto. Sa magkaibang panahon, parehong lumabas ng pinto ang dalawang Young Sok. Para patayin ang dalawang Soyeon. Pero sa oras na ito sa nakaraan, lumabas ang nanay niya, hindi pa ito patay. Tinulak niya si Young Sok at parehong nahulog. Nasawi si Young Sok sa nakaraan. Kasunod naman ang pagkawala ni Young Sok sa kasalukuyan. Niligtas siya ng nanay niya sa nakaraan. Umiiyak siya sa harap ng puntod ng ama, pero nasa likod niya ang mama niya. Nakita niya ang peklat ng nanay sa pagprotekta sa kanya. Nalaman niyang hindi ito namatay pagkatapos mahulog. Buhay pa ito. May peklat pa siya sa kamay. Hinawakan ang kamay niya. Masayang umiti si Soyeon. Ito na ang wakas. Hindi. Paano kung hindi dito natapos? Hindi magkakaroon ng pelikulang Call. Sanhi ng brain hacking sa Korea noong 2020. Masayang umuwi sa bahay sila Soyeon. Pero habang naglalakad ay naglaho ang nanay niya. Kasunod ang eksena ni Young Sok sa sahig. Nagpapanggap lang pala itong patay. Panandalian lang pala ang kaligayahan ni Soyeon. Nabuhay ulit si Young Sok. Para mag-higanti.